So ngayon mga kamas, ang i-share nating video ay simpleng pagluto ng chicken caldereta o kay manok na caldereta, no? So kailangan mga kamas, pag marunong tayo magtimpla ng tinapay, hindi kay magluto ng tinapay, kailangan marunong din tayo magluto ng ulam para naman makakain ng masasarap yung mga kwan natin, mga panadero niya dyan, kung mayroon kayong mga panadero. So ako wala pa, so sun pa lang, so joke lang yun, ano. So itong manok mga kamaster, isang buo ito, ano, isang buo pinirito pa to. So kung nakikita niya may manti-mantika na siya, ano, so pinirito ko na ng konti. Pagkatapos niyo pong naprito yung manok, isunod niyo po itong pan patatas, tapos yung carrots, ano, yung patatas po natin tatlong piraso lang po yan, tapos yung carrots dalawang piraso. So mali mo na po po, ipipirito niyo to ng konti para lumambot po siya. At yung maglagay po tayo ng nor cubes, ano, chicken cubes po. At ito, no, kung tatanayin nyo, kung chicken po yun. Tapos itong sibuyas naman natin, dalawang piraso lang po ito, yung maliit lang po na sibuyas, ano, so dalawang piraso po yan. Tapos yung bawang po natin, tatlong piraso lang po ito, ibig sabihin ay tatlong butil lang po yun yung bawang natin. Tapos yung pamintay, dalawang sachet lang po yun, tagpiso po. Tapos yung kamatis natin, dalawang piraso lang po, so maliwanag po yung dalawang piraso ng kamatis. Tapos yung sili natin, yung sili mga kamaster, yung sili ng kwan mga kamaster, pang ricado, ano, so isang piraso lang po yan, ano, yung malalaking sili po yun. At yun lang po nga sangkap natin, so napakasimple lang po ito. At umpisaan na po natin yan, so pakuluan na po natin yung kaldero, di kay kawali kung saan yung iluluto niya. So paala na kayo, at kapag uminit na yung mantika sa kanya, ihulog yung bawang. At yung mga ingredients na ihulog nyo dyan mga kamaster, kailangan sunugin nyo ng konti para naman matanggal yung amoy ng manok at mabango-bango ito ng konti. At hindi ko na po sasabihin, then isusulat ko na lang po sa screen at basahin nyo na lang pagkasunod-sunod ng sangkap natin. So maliwanag po ba yun? So yan na nga mga kamaster, ano, so pagkatapos nyo nahulog po yung lahat ng sangkap nyo, di kay lahat ng ingredients, ay pwede nyo po itong pakuluan, then hahaluin nyo na lang ng konti. So ilalas nyo yung kwan, paminta, then ulitin ko, pakuluan nyo na lang ng konti. So kapag kumulo na siya, ay saka nyo ilalagay yung asin. So yung asin natin, so mga kwan lang, tansyaan lang po yan, mga kalahating kutsara, ganyan. So napakadali lang naman po yan. Simpleng-simpleng nga lang pagluluto ito, kasi maganda ito mga kamaster kapag may mga panadero kayo, ay magluluto na lang kayo kasi naman bibili kayo, din akala nyo nakatipid kayo. So nakatipid nga kayo, ang tinipid nyo doon ay yung mga panadero nyo, so kawawa naman sila kung magbibigay lang kayo ng 25 o di kaya ay 15, o so wala na pong mabibili yung ngayon. Mabibili niya mayroon, pero sardinas o di kaya ay kwan, itlog, so kawawa naman sila. Dahil kung ikaw ang pag-uulamin ko ng sardinas, hindi kayo itlog araw-araw, so malamang ayaw mo rin yan. Kaya kung ano yung ayaw natin sa iba, huwag natin gawin sa kapwa natin.
kailangan mga kamaster, marunong tayo magluto para naman tayo na lang magluto, mas okay pa yon. So kasi sa panahon ngayon mga kamaster, mahirap kung bibili tayo, di kayo magbibigay tayo. Kung magbibigay tayo ay kukunti lang naman, ay siyempre kawawa naman sila. So kasi naranasan ko rin yan, at may mga nagbibigay din ng pangulam na konti lang. So bitin pa po yun, kasi nga mahirap nga kapag bumili ka ng ulam. So yun lang mga kamaster ang may share kong video ngayon, at sana may natutunan kayo. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. Sana wala, huwag po kayo magsawa, dahil huwag po kayo mag-alala sa mga request nyo, at magagawa po natin yan, at may i-upload po natin yan sa channel na ito. Master Baker po, maraming maraming salamat ulit.